Good day everyone. So here's another lecture video for you, and please don't forget to like and share this video. Please subscribe and click that bell to get updates on new videos uploaded. Please also comment down your questions below. Thank you. Happy learning. So next, so ito na po tayo sa X-ray imaging system. So the primary function of the X-ray imaging system is to provide a controlled flow of electrons intense enough to produce an X-ray beam appropriate for imaging. So again, yung main function po ng ating X-ray tube is para mag-produce po ng amount of electrons, pero kontrolado po yung amount na yun. And dapat po yung amount ng electrons is intense enough or tama lang yun po yung tama na po yung dami niya para po mag-produce or it, so that it will be converted into X-ray beam na tama na din po sa pag-produce ng image sa radiograph. Okay? So naka-highlight na po yung keyword natin, controlled flow of electrons. It is intense enough to produce an X-ray beam appropriate for imaging. So, ang ating X-ray imaging system is, ito po yung mga kasama niya. So, examination table. Tandaan lang po natin, hindi po lahat ng X-ray facilities, dito sa Pilipinas especially, ay required po ng examination table. Lalo na po pag yung isang X-ray facility or X-ray clinic is for chest X-rays only. So, meron pong ganyan. Ibabaw po yung mga X-ray clinics or facilities na para lang po sa chest or sa mga patients po na may TB or tuberculosis. So, hindi po sila required na maglagay ng table sa kanilang facilities. But in general, for general purpose X-ray examination room, dapat po may examination table po siya. So, the table may be flat or curved, pero kahit po flat man siya or curved man siya, yung thickness po niya should be uniform and as transparent to X-rays as possible. So, yung correct term po ng transparent in radiology dictionary is radiolucent. So, ang ibig po sabihin ng radiolucent, it is a material, so it is a property of the material that allows the X-rays to pass through. Pag radiopaque naman po, property of a material that absorbs X-rays. Okay, so halimbawa po yung transparent po, o yung halimbawa po ng ating radiolucent, yung mga soft tissues. Yun naman po yung ating radiopaque, yun po yung bones na nag-absorb ng X-rays. So anyway, balik po tayo sa table. So usually it is made of carbon fiber. So bakit carbon fiber? Dahil ang carbon fiber is radiolucent, pero strong po siya and absorbs little radiation. So it is almost radiolucent, pero strong po siya that it can hold around 300 pounds of weight. It helps reduce patient dose dahil you don't need to use high technique factors dahil it will pass through na to the patient and the table. Pero po yung ginamit po natin is hindi po carbon fiber, pag ibang material po siya. So, yung halimbawa, gumamit po tayo ng wood na material para sa table natin. So, yung wood po is pwede po siyang mag-absorb ng mataas or malaking amount ng radiation. So, kukonti na lang po yung papasto sa patient natin. So, therefore, hindi po ganun kaganda yung image natin. So, ang ating pong remedyo dun is to use high technique factor. Pero pag gumamit po tayo ng high technique factor is tataas na naman po yung ating patient dose. Kaya ideal po ang carbon fiber para sa ating table. So may mga table po na fixed, meron naman pong table na tilting. So normally, ito po yung makikita natin. So nagtitilt po siya sa head portion about 90 degrees, especially pag ginagamit po siya as fluoro and for special radiographic exams. Then at the feet po is nagtitilt po siya ng 30 degrees. The fluoroscopic X-ray tube. So, located under the examination table, but the radiographic X-ray tube
is located above the table or attached to an overhead movable crane assembly that permits easy positioning of the tube and aiming of the X-ray beam. So meron po tayong specialized na table na meron pong capacity to function both as fluoroscopic unit and radiographic X-ray unit. So pag meron naman pong iba po yung kanyang unit for fluoroscopy and iba din po for general purpose exams. So anyway, yung fluoroscopic X-ray tube natin, sa ilalim po siya ng table makikita. Yung radiographic X-ray tube naman po isa taas. Ibawa po sa picture natin, balik po tayo. Ito po yung sa ilalim, ito po yung fluoroscopic X-ray tube. Yung radiographic X-ray tube po, ito naman po sa taas. Okay? So, yun po yung mga specialized type of X-ray machines. Yung bucket tray naman, it holds the cassette and grid. I know po, mas familiar po kayo dito. Located under the table and was discovered by Gustav Bucky and Hollis Potter and also known as the Potter Bucket Tray in 1913. So, 1913 po siya na-discover ni Gustav Bucky and Hollis Potter. So, yung complete name niya po is hindi lang po Bucky Tray. Dapat po ang tawag sa kanya talaga is Potter Bucky Tray. So, again, it was discovered in 1913 but it was commercially available in 1921. Ayan po siya. For the Bucky slot cover, so during fluoroscopy, the Bucky tray is moved to the end of the table. Pag nagpo-fluoro tayo, sabi ko nga kanina, yung fluoro tube natin is nasa ilalim ng table. So pag hindi po natin na-move itong Bucky slot cover or ang Bucky tray sa end ng table, so hindi po natin makikita yung image natin dahil haharang po siya dun sa ating fluoroscopy tube. So when we move the bucket tray at the end of the table, this will leave an opening in the side of the table which is about 5 centimeters. So magkakaroon po siya ng opening and during the fluoroscopic examination, so dun po pwedeng dumaan yung mga scatter radiation na magiging hazard po sa atin sa RadTech. So, therefore, the opening, which is about 5 cm, should automatically be covered with at least 0.25 millimeters of lead equivalent. So, automatic po, nakocover po siya ng lead, which is about 0.25 millimeters. So, para po ma-decrease yung ating radiation dose due to scatter radiation. So the modern general purpose X-ray exam room usually contains a radiographic unit and a fluoroscopic unit and dapat po yung fluoro unit natin may image intensifier. Okay? So sa ating pong discussion sa fluoroscopy, meron pong subject dito sa ating review ng fluoroscopy, so i-discuss po natin yung image intensifier. So for now, yung halimbawa po ng image intensifier natin is yung ating intensifying screen. So from the word itself, intensify niya po yung image na nakikita natin sa monitor during fluoroscopic exam. So the components of an X-ray imaging system, so there are three general components: the X-ray tube, the operating console, and the high voltage generator. So, yung X-ray tube po, ito po yung pinaka-importanteng component ng X-ray imaging system. Ito po nagpo-produce ng X-rays. Yung operating console naman po, ito naman po yung pinaka-familiar sa ating mga RadTech dahil ito po lagi yung ating hawak-hawak. Dito tayo po nagsiset ng ating KVP, ng MA, ng time, and other parameters. So, the most familiar sa ating mga RadTech is the operating console. Yung high voltage generator naman po is para po sa supply ng kuryente. Okay? So, X-ray machines are usually operated at kVp ranging from 25 to
KVP. So that is for diagnostic po, usually 25 to 75, 25 to 80. But in general, so X-ray machines usually operates at 25 to 150 KVP. While the tube currents, so meron po tayong machine na 100 MA, meron naman po hanggang 1,200 MA. So far, ito po yung pinaka-latest. As of the moment, yung pinaka-high-tech na machine natin operates at 1,200 MA.